Jin. Aku nama Siti. Aku nama Sison. Kami yang kemarin Jin. For today's video, mga kumare, mag-uusapan natin ngayon ay ang tips para hindi tayo iwan ng ating asawa at boy. Bago po pala tayo magsimula, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo sa aming video. Dali na! A few inches later. Tips number one. Kailangan, para hindi masira ang pagsasama ninyo yung dalawang mag-asawa, nasa gitna natin ang Panginoon. Dahil yun ang malakas nating pangahawakan. Kahit anong dumating na problema sa ating buhay, masusolve natin kung meron tayong Panginoon sa puso natin sa isa't isa. Kaya pala maganda ang buhay niyo, Mars. Masaya ang pamilya niyo kasi nasa Panginoon ang inyong pagsasama. Lagi kayong blessing. Tama lang. Tama lang lagi nasa unang-una lagi ang Diyos sa mag-asawa. Tips number two, kailangan may give and take na mag-asawa. Kasi, halimbawa, may hitang ulo ng isa, layo pa lang muna para hindi nagsasalubong yung init ng ulo. Tips number three, iwasan ang pagsiselos ng wala sa lugar. Tama. Tips number three, iwasan ang pagsiselos ng wala sa lugar. Tips number four, ang tips number four para hindi iwan ng asawa, pag-uusapan namin kung ano man problema namin. Pag-uusapan namin para maayos namin kung ano man ang pinagtatalunan namin, pinag-aawayan namin, pag-uusapan namin para hindi masira ang pagsasama namin dalawang asawa. Sa akin naman, bilang tips number five, kailangan talagang iwasan kasi unang-unang maapektuhan ang aming mga anak. Tip number 6, kailan mga mare, lagi tayo maliligo para hindi tayo mamamakamot. You know I'm gonna get. Sundin natin kung anong gusto ng asawa natin. Basta nasa tama lang siya. Kung ano yung gusto niya, pakisamahan natin. Basta nasa tama lang siya. Pagbigyan natin siya kung anong gusto niya. Mag-inom siya, mag-ano siya. Basta nasa pag-usap mo yung dalawa yun eh. Pamilya mo, para walang away. Kung anong gusto niya, tama naman yung sinasabi niya. Sundin na lang natin. Pag-aasikaso. Bilang mag-asawa, asikasuhin ang ating mga asawa, lalo na sa pagkain, sa pananamit. Lahat, para lang mapagsilbihan siya ng maayos. Tips number 9. Kailangan din ang ating mga anak asikasuhin din. Kasi doon din nagmumula ang pag-aaway ng mag-asawa kasi ang mga anak hindi iniintindi ng mga nanay. Nandun doon, laging nagsusugal. Kaya bago magsugal, unahin mo muna ang pag-asikaso sa mga anak. Bilang asawa, nagtatrabaho ang asawa mo, pag-alis niyo ng bahay, asikasuhin natin siya. Gayak natin kung anong mayroon siya kailangan sa sarili niya. Gawin natin kung anong responsibilidad natin bilang asawa sa kanya para hindi kami mag-away-away ng asawa ko. Yun ang pinakang tips ko sa asawa ko. Oo, tama. Minamahal ko yung asawa ko. Minamahal ko yung asawa ko. Hindi tayo iwan. Laging maganda. Yes, lagi tayong maganda. Pagdating mabango. Di ba, Maren? Oo, oh, di ba? Maraming kutuna, di ba? Mamamay paksiro. Ang bang ulam natin ngayon? Ay, wala, Maren. Ay, naku, nasabi na lang paksiro. Paksim na lang nalituin ko. Wala ka na ulam, Maren. Talong. Sardinas lang. Magtyaga na. Ating video.
Sige. Sige, Maray, magluluto rin ako. Hanggang dito na lang yung ating video at bukas naman ulit. Ano ating gagawin? Pag-usapan. Sa lahat ng mga nakapanood at hindi pa nakakapanood ng aming video, paki-subscribe lang, like and share. At susunod, kapag susunod na pagkikita uli natin, itutuloy natin ang ating tsikahan. Bye! Bye!